Lucille, gaano karaming cacao ba ang napaproduce ng Davao City taon-taon? Ella, ayon kay Mayor Sara Duterte Carpio, mula 2015 hanggang 2019, nakapag-produce ang Davao City ng 2,289 metric tons na cacao, dahilan kung bakit ito ang naging top producer ng cacao sa buong Pilipinas at kinilala bilang bagong Cacao Capital of the Philippines. Ella, matapos ang ilang taong pag-aani at pag-produce ng dekalidad na cacao, nitong Lunes lamang ay nagtungo ang Department of Agriculture sa Davao City upang opisyal na inanunsyo at kilalanin ang lungsod bilang bagong cacao capital sa Pilipinas. I'd like to thank our cacao industry players, no, and organic agriculture partners. Ang Davao City ang pinakadako na dunay cacao volume production. Ella, kinikilala na din ang cacao ng Davao sa iba't ibang mga bansa. Noong 2019, napabilang ito sa top 20 best cacao beans sa isang International Cocoa Awards na ginanap sa Paris, France, at ngayon ay isa na din sa mga hinahanap-hanap ng mga gumagawa ng tsokolate sa Estados Unidos, Japan at Europa. Samantala, ang Davao City din ang tinanghal na Most Outstanding City sa kamakailan lamang na Regional Organic Agriculture Achievers Awards, LGU category. Ella, ayon kay Mayor Sara Duterte Carpio, ito ay manifestasyon ng sipag at tiyaga ng mga Davaoenos pagdating sa pagpapaunlad ng agrikultura. Dagdag pa ng alkalde, ang pagkilala at parangal ay magsisilbing inspirasyon para sa mga Davaoenos upang ipagpatuloy ang pagpapayaman ng agrikultura sa lungsod ng Davao. Ella. Maraming salamat, Lucille Loren Live na nag-uulat mula sa Davao City. We'll be right back.